Na naman si Tita Babes, maulang-maulan ngayon, di ba lamang kung anong nangyayari sa ating panahon, may COVID, may bulan, hindi natin alam, malalamig mamya, mainit mamya, kaya magluto na lang tayo at ang mga senior ay hindi pwedeng lumabas, yan ang masakit, bawal ang lumabas, kaya tayo ay magluluto na lang tayo ng pampainit, ang ating Chinese lo mein. Ito na ang ating ingredients. Baboy na may taba-taba, pusit, hipon, mushroom, at isang nor cubes. At ang ating gulay ay repolyo at carrots. Igigisa natin sa bawang at sibuyas. Ito na, magluluto na ho tayo. Umpisahan na natin. Ito ang bawang. Naglagay na tayo ng konting langis. Bawang. Papulahin natin. Lagay na natin ang sibuyas. Babawas tayo ng konting langis. At ayoko ng madaming langis. May baboy pa tayong may taba. Isa-isa. Ilalagay natin ang ating pork. Baboy na may taba. Binawasan ko yung langis kasi may taba itong baboy. Kaya magbabawas tayo ng konting langis. Medyo tatabain lang natin para masarap lumabas ang kanyang lasa. Lagyan natin siya ng konting asin at makakalis daw ng pilantik ng mantika. Yung mga senior dyan, huwag makulit. Mag-ingat po tayo at masarap ang buhay, masarap ang mabuhay, masarap kumain. Iingat kung lalabas, parating may alcohol. Hintayin natin medyo mapula-pula. Medyo mapula na ang ating karne, lalagay na natin ang mushroom. Pwede yung wala ito, kaya lang eh, meron nung kami, kaya nalalagyan ko. Masarap din itong pag meron. Isa-isa lang. Lalagay na natin din ang pusit at hipon at nor cubes. Lagyan ko na isang chicken cube para may chicken siya, may pork, kahit walang chicken, lasang chicken. Tinggisa na para lang maalis ang kanyang lansa. Pero huwag niyong tatagalan at madaling tumigas ang mga seafood. Lalagay tayo ng ating hot water. Pinakulo na natin para madali at kayo baka mainip. Ito na siya.
Kulo-kulo lang. Lagyan na natin ang ating carrots. At siya ay matigas. Tayo natin siyang kumulo. Lalagay tayo ng konting seasoning. Konting toyo. Ayaw nila ng maitim. Kaya konting toyo lang. Lalagay na natin siyempre ang ating pansit. Ito ay 1/2 kilo. Lagay na natin siya para sabay-sabay silang maluto. Pag kulang pa ang sabaw, pwede tayo magdagdag mamaya. Kasi ang lomi dapat may sabaw, pampapawis. Kanina naglagay na tayo ng konting asin, titikman natin kung ano, kung okay na ang kanyang lasa. Pero ang bago ang lahat, maglalagay tayo ng paminta. Antayin natin siyang kumulo ng kumulo. Bago ang lahat, titikman muna natin. Ito na. Sarap ang tikim. Siya ay matabang pa. Kaya maglalagay tayo ng konting asin. Magbabati tayo ng 2 eggs. Ating pampasarap. Isa pang pampasarap. Untayin natin siyang kumulo. Tatakpan natin siya ng kanyang takip. Untayin natin siyang kumulo ng kumulo. Okay. Okay na. Luto na siya. Maglalagay tayo ng 2 eggs. Babatihin natin ang eggs. Bago ang eggs, lalagay natin ang gulay na repolyo, cabbage. Para tayo ay may gulay. Dali lang maluto ang gulay, kaya sa huli nyo rin lalagay para medyo crunchy pa, hindi lanta. Hindi siya lantan-lanta. At nagtunaw tayo ng 1 kutsarang harina at 1 kutsarang kasaba. Sa konting tubig, lagyan na natin. Dahan-dahan lang lagay at baka sobrang lapot. Taman-taman lapot lang. Lahatin na natin. Kayo na ang bahala magkarkula kasi kanya-kanyang sukat ang ating ginagawa. Niluluto. At ating ilalagay ang eggs. Lagay nyo ng ganyan. Antay nyo sandali. Nilip ko kung na-under pa ang aking talan. Kulo-kulo.
kami gutom na. Yan, halu-haluin nyo para dahan-dahan lang halo para may buong itlog. Hindi siya tunaw na lahat. Ayan, may buong itlog. Yan ating mushroom, ang pusit, ang cabbage, ang hipon, nandiyan na, mga nagtatago na. Yan, kakain na ho tayo. Yan ang ating Chinese lomi. Yan, sarap.